Buksan natin ang ating mga Biblia ngayon sa Lumang Tipan, Psalm 22, mga awit, 22. Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Bakit napakalayo mo sa pagtulong sa akin sa mga salita ng aking karangingan? O Diyos ko, sumisigaw ako kapag araw, ngunit hindi ka sumasagot man lamang, at kapag gabi hindi ako makatagpo ng kapahingahan. Gayunman ikaw ay banal na kaluklok sa mga papuri ng Israel. Sa iyo ang aming mga magulang ay nagtiwala, sila'y nagtiwala sa iyong at iyong iniligtas. Sa iyo sila'y dumaing at naligtas, sila'y nagtiwala sa iyo at hindi nabigo. Ngunit ako'y uod at hindi tao. Kinukutsa ng mga tao, hinahamak ng bayan. Silang lahat na nakakita sa akin ay tinatawanan ako. Ninungusuan nila ako. Iling ng iling ang kanilang mga ulo. Ipinagkatiwala niya ang kanyang usapin sa Panginoon. Hayaang kanyang iligtas siya. Hayaang kanyang sagipin siya sapagkat kanyang kinaluluguran siya. Ngunit ikaw ay kumuha sa akin mula sa bahay bata. Ningatan mo ko nang ako'y nasa dibdib ng aking ina. Sa iyo ako'y inilagak mula sa aking pagluwal. At mula nang ako'y ipagbuntis ng aking ina, ang Diyos ko'y ikaw. Sa akin ay huwag kang lumayo sapagkat malapit ang gulo at walang sinamang sasaklolo. Pinaliligiran ako ng maraming toro. Ng malalakas na toro ng basan ay pinalilibutan ako. Sa akin, ang kanilang bibig ay binuksan silang nila ng maluwang. Gaya ng sumasakmal at liyong umuungan. Ako'y ibinubuhos na parang tubig at lahat ng aking mga buto ay nagkakakalas sa pagkakakabit. Ang aking puso ay parang pagkit. Ito ay natutunaw sa loob ng aking dibdib. Ang aking kalakasan ay natuyo na parang basag na banga at ang aking dila ay dumidikit sa aking alangala. Sa alabok ng kamatayan, ako'y iyong inihinga. Inihihiga. Oo, ang mga aso ay nakapaligid sa akin. Pinaligiran ako ng isang pangkat ng mga gumagawa ng masasama. Binutasan nila ang aking mga kamay at mga paa. Lahat ng aking mga buto ay aking mabibilang. Sa akin sila nakatingin at ako'y tinititigan. Kanilang pinaghatian ang aking mga kasuotan. At para sa aking damit sila ay nagsapalaran. Ngunit ikaw, O Panginoon, huwag kang lumayo. O ikaw, ang aking saklolo, magmadali kang tulungan ako. Mula sa taba ng kaluluwa ko'y iligtas mo ang aking buhay mula sa kapangyarihan ng aso, verse 21, mula sa bibig ng leon, at leon, ako'y iyong iligtas. Sagutin mo ako mula sa mga sungay ng torong mailap. Ito po ang salita ng Panginoon. Noong July 4, 1976, isang French Airbus jet airliner na merong lulan na 248 passengers ay hinijack ng mga Arab terrorists. No? Mula ito sa Tel Aviv, patungo dapat ito sa Paris. Pero hinijack sila at sa pilitang pinalanding sa Entebbe, Uganda. At ang ginawa ng mga terorista, hiniwalay nila yung mga Hudyo sa mga hindi Hudyo. No? At sabi ng mga terorista, nag-demand sila sa Israeli government na kung hindi ibibigay yung kanilang demand, isa-isa nilang papatayin itong mga Hudyo na ito mula sa mga bata na naroon. Ang demand nila parang $5 million at palayain yung mga bihag ng mga Israeli na mga Palestinian sa kanilang lugar. Yan ang kanilang demand. Alam niyo mga kapatid, yung naisa pelikula ito, napanood ko yung pelikula ito many years ago. Ang pamagatang pelikula, 7 Days in Entebbe. No? Yan ang pelikula. Napakagandang pelikula. Pero yan ay true to life story. Talagang totoong nangyari yun. Ano, siyempre doon sa pelikula may mga ilang cinematographic changes
And pero ito'y totoong nangyari talaga. Ang Israeli the Israeli government decided to rescue its people, ang tawag doon ay Operation Entebbe, no? Yung operation na yun, na rescue plan, eh talagang it was done in secrecy. Talagang lihim itong ginawa. Bakit? Sapagkat delikado itong gagawin nilang operation. Anong napanood niyo yung pelikula at tinignan niyo mismo sa kasaysayan ng pangyayari, eksaktong-eksakto yung pagkakagawa. Kasi ang ginawa nila, gabi, no? Siguro mga 29 na mga troops, ng mga Israeli troops, ang lumipad from their place going to Entebbe, Uganda, at ginawa nila ito midnight. May daladala silang kotse. Pagkatapos na parang yung kotse na yung gagamitin nila, kunyari, andoon yung presidente ng Uganda sasakay, no? Para hindi sila ma-detect ng mga terrorists na sila pala yung mga Israeli forces. So, at alam nyo, nung lumilipad sila sa Red Sea, 100 feet lang. No? Hindi na kinakailangan umakyat sa mataas. 100 feet lang, ha, sa sea level. Ganong kababa ang kanilang paglipat para hindi ma-detect ng mga radar ng mga Egyptian, ng mga Sudan o Saudi Arabian forces. And if I'm not mistaken, yung Kenyan government lang ang nakakaalam ng sekretong operation na ito. Kasi kinakailangan nila mag-refuel eh. Medyo malayo ang Jerusalem patungo doon sa Uganda. So magre-refuel sila sa Kenya. Pagkatapos, dediretso sila roon. No? So, tawag nito, pwede na sa ano bang tawag doon, yung talagang masyadong exciting yung pangyayaring ito. And it was successful. No? Naligtas nila yung kanilang mga kababayan, napatay nila yung mga terorista. Of course, ang isa lang sa mga naging casualty, may mga casualty rin na ilang mga tatlo lang yata na mga hostage. At ang isa sa mga naging casualty rin, yung pong pinaka-commander ng assault team na si Lieutenant Colonel Jonathan Netanyahu. Yun po yung older brother ng present Prime Minister ngayon ng Israel na si Benjamin Netanyahu. No? Pinanood ko yung movie na yan many years ago. Pero kita nyo, ginawa ito sa isang sikretong paraan. Itong plano na ito. At naiintindihan natin yan. It was clear that this must be done in secrecy. No? Kasi kung madedit malalaman ng kanilang mga kalaban na meron ganong plano, ay siyempre sigurado mabibigo sila doon sa plano yung mapaghahandaan sila. Pero bakit ko binanggit yan? Alam niyo mga kapatid, noong pinlano ng Diyos yung rescue operation para sa kanyang mga mananampalataya, para sa kanyang mga hinira, hindi niya ito ginawa sa isang palihim na paraan. Baliktad, no? Noong ang tao mahulog sa kasalanan, Genesis chapter 3 verse 15, agad-agad sinabi na magkakaroon ng rescue operation. No? At sinabi sa Genesis chapter 3 verse 15 na yung binhi ng babae ang magiging redeemer, ang magiging tagapagligtas, ang magiging tagapagsagip ng mga makasalanan na kanyang mga hinirang. And it was predicted in numerous times and previewed in Isaiah 53, no? And then, here, in the passage that we read this afternoon, dito sa Psalms 22, makitang-kita nyo, alam nyo, mga kapatid, nung unang mabasa ko ang Psalms 22, maraming taon na nakakaroon, nagulat talaga ako. Kasi, isipin nyo, sinulat ito ni David. Pero pag binasa mo, kung ano yung nangyari kay Kristo, saktong-sakto doon sa kanyang sinasabi. It is as if na parang preview talaga, nakita niya mula sa, isipin niyo yung pagitan ni David, ha? 1,000 years, approximately 1,000 years, si David at saka si Jesus Christ. Pero nung basahin niyo itong chapter 22, lahat na sinasabi rito, yun yung nangyari doon mismo sa
Calvary. So, very remarkable ito, no? This is a psalm that gives us a remarkable prophetic glimpse of the sufferings of Jesus. And for me, this is extraordinary, no? Kasi dito dinidescribe yung nangyari sa cross, hindi sa vantage point ng apostles, hindi sa vantage point ng mga witnesses, during the time na si Jesus Christ ay nandoon sa cross, kundi sa vantage point ni David. 1,000 years before the actual event, nakita niya. Kaya pwede natin sabihin, itong kinidescribe dito ni David, ito ay lumalagpas doon sa kanyang sariling karanasan. Kasi, di ba, minsan pinaliliwanag itong Psalms 22 at sinasabi nila na ito yung karanasan ni David. I don't think so. Na it's plainly the experience of David. Kasi mayroon mga sinasabi rito, binutas yung aking ano, palad at paa. Hindi naman nangyari kay David yun. Di ba? May karanasan si David, marahil na isang matinding karanasan, at mula roon ay pinakita sa kanya kung ano ang mangyayari in the future. And for me, this is a prophecy in a vivid manner. This is a prophecy in a vivid manner. David is describing here the things far beyond the range of his own experience. David is describing the sufferings of the Messiah 1,000 years before the actual event. And this is amazing. This is extraordinary. No? Now, before we look at the verses, the passage in more detail, gusto mong tingnan muna natin in summary yung verses 1 to 21. Kasi pag tinignan mo, meron ditong parang, kasi ito, Hebrew poetry ito eh, no? Meron ditong pattern. Okay, kita nyo, verses 1 and 2, i-describe niya yung sufferings ng Messiah, sufferings si Jesus. Pagkatapos, susunod, magkakaroon dito ng paglalahad noong katatagan. Bakit naging matatag ang Panginoon sa pagharap sa isang matinding sufferings? Tapos mamaya-maya, i-describe na naman niya yung sufferings. Pagkatapos, ipapakita na naman niya rito yung confidence ng Messiah in facing this very brutal sufferings sa kamay ng kanyang mga kaaway. No? Yan, mapapansin niyo, mag-alternate yan. Back and forth. No? Yung pong description ng sufferings and then the reason why Jesus was able to face the sufferings, no, with strength, with confidence, no? At yung pong papapansin nyo, doon sa bawat pagitan, yung mga salitang sa English, yet you are holy. Yet you, O Lord. But you, O Lord. So, where our Savior faces the crushing tidal wave of agony bearing down upon Him. And then, as it rolls back, we see the unshakable rock of His trust casting itself upon the goodness, the power of God. So, pwede nating hatiin sa dalawang bahagi itong ating pong binasa ngayon. Una-una, let's look at the cry of dereliction. And then number two, tingnan natin the courage of dependence. The cry of dereliction. Dito sa sigaw ng Panginoong Jesucristo rito, na parang sigaw na siya'y iniwan, may tatlong bagay tayong makikita. Una-una, makikita natin dito yung the distance of the Father, o pwede natin sabihin in one word, abandonment, the dehumanizing treatment, o in one word, abuse, and then the dreadful castigation, in one word, agony. Okay? Una-una, tingnan natin dito yung abandonment, o the distance of the Father. Verse 1, diba? Sabi niya rito, my God, why have you forsaken me? Alam niyo, mga kapatid, walang sino man sa atin dito, at walang sino mang tao, ang nakaramdam ng horror, ng darkness, na naramdaman ng Panginoong Jesucristo. Sa buong kasaysayan ng mundo, sa buong kasaysayan ng tao, siya lang ang nakaramdam ng ganung klase ng pakiramdam. Yung pong abandonment na yan. Bakit? Ha? Sabagat wala siyang kasalanan. Siya'y malinis. Siya'y matuwid.
sa buong panahon ng pakikisama niya sa Ama, magkasama sila, no? Tapos lumumpunta siya rito sa mundo, pagkatapos tinanggap niya sa kanyang kaluluwa, sa kanyang katawan ang buong poot ng Diyos sa kasalanan ng iba. At sa mga panahong iyon, umalis at tumalikod ang Ama. Sinadya ng Amang siya ay talikuran upang maganap niya ng totoo at tama ang sakripisyo para sa mga makasalanan. So dito, makikita natin, iba yung naramdaman ng Panginoon, di ba? Kayo, siguro sa inyong mga karanasan, eh pagka may dumarating tayo sa mga mabibigat na problema, iba rin talaga yung may kasama ka na mayroong nagko-comfort sa iyo, di ba? Iba rin talaga yung andyan yung mahal mo sa buhay na kasama mo. Lalo na, pag may sakit ka, sensitive ka eh. Diba? Asan si ganito, asan si ganyan? Walang nagabantay sa'yo, no? Pero iba yan dito sa nangyari sa Panginoong sa Kristo. Eh. Talagang naramdaman niya na yung he was abandoned by the Father to condemnation. He was abandoned by the Father toward judgment. And hindi ito isang bagay na siguro hindi natin kayang ipaliwanag talaga sa salita. Yung bigat na kanyang nararamdaman sa oras na ito. Kaya siguro ang pwede nating sabihin, hindi maliit na bagay na magrebelde sa Diyos. Hindi maliit na bagay na sumuway sa kalooban ng Diyos. Dahil nakita natin, it cost the life blood of the Son, the Lord Jesus Christ. No? And the terrible experience of God forsakenness to pay our debt. It costs His life. It costs the experience of forsakenness just to pay our debt. So yung una. Pero mga pangalawa, the dehumanizing treatment or in one word, abuse. Dito makikita natin na yung suffering talagang parang dumudurog sa ating Panginoong Kristo, hindi lang sa kanyang katawan, kundi sa kanyang dignidad. Tingnan niyo yung verses 6 and 7. Sa English, ganito. I am worm and not a man, scorned by mankind and despised by the people. All who see me mock me. They make mouths at me. They wag their heads. Umiiling-iling yung mga tao sa kanya. Ano sabi niya? Ako'y uod. Hindi na ako itinuring na tao. Ang turing sa akin ay uod. Tinrato siyang tulad ng isang hayop. Yan ang sinabi niya rito. Ibig sabihin, lahat ng pagkasira ng dignidad ay naranasan ng Panginoong Kristo. Isipin yung tanggalan ka ng damit. Hubot-hubad ka sa harapan ng maraming tao. Totoo yun. Hinubaran. No? Walang natirang saplot at ang dahilan para sirain ang kanyang dignidad. Para hiyain sa harapan ng maraming tao. Ganun ang ginagawa sa isang taong pinapako sa krus. Kaya nga, alam nyo, yung pagkapako sa krus, hindi lang ito isang pananakit sa katawan, kundi talagang tinutorture pati utak mo eh, no? Hinihiya ka sa harapan. At hindi ito isang bagay na madali. Yung sirain ng yung dignidad. No? At yun ang naranasan ng Panginoon sa Kristo. Kaya, siguro, pwede rin natin sabihin in terms of application, anumang nararanasan nating lungkot, kapighatian, kahirapan, no? Pwede natin sabihin na may comfort tayo sa katotohanan ng lahat ng yan ay pinagdaanan mismo ng Panginoon ng higit pa. Pinagdaanan niya mismo ng mas matindi pa. No? Pwede nating makita dito na ang Panginoong Kristo, He has traveled to the furthest horizon of human loss and pain and brokenness so that He can say to you, I know. I know. I know your feelings. I know your situations. I know your conditions. The dehumanizing treatment or the abuse. But number three, the dreadful castigation or agony. Now, don't miss the accurate account of the dreadful punishment na tinanggap ng Panginoong Kristo from the vantage point ni David. Sabihin niyo to, ha?
1,000 years before the actual occasion. It is as if David saw everything that is going to happen. Kaya nga, alam nyo, there is no reason why we should not believe the Bible by just mere looking at this passage. Isipin nyo, itong Old Testament, matagal nang isinulat ito. No? Nung panahon ni Jesus Christ, andyan na yung Psalms. No? Pero, dinidescribe dito yung nangyari sa Panginoon sa Kristo 1,000 years before the actual event. Eksakto sa nangyari sa kanya. Ano pa bang masasabi natin? Ang Biblia ay totoo. Ang banal na kasulatan ay walang kontradiksyon. Ang lumang tipan ay isinulat, no? Para tuparin ang mga nakasulat dito sa bagong tipan. Ang bagong tipan ay isinulat para ipakita lahat ng sinasabi ng lumang tipan. Eto na nangyari. So nakita natin? So tingnan natin ang ilan sa mga salitang ginamit dito. Verse 12. Sa verse 12. Sabi sa talata 12, pinaligiran ako ng maraming toro, ang malalakas na toro ng Basan. Pinalilibutan ako. Alam niyo po yung salitang yan, poetically, pag sinabing bulls of Bashan o toro ng Bashan, it symbolizes the bestial raving mob. No? Yung pang-iinsulto. Paglusob. Yung mga toro, di ba, mahilig dumaluhong. Yung mga toro, mahilig mumuso. Yan ang trabaho ng mga toro. At alam niyo kung sino itong mga to? Ito yung mga saserdote. Ito yung mga priest. Ito yung mga scribes. Ito yung mga elders na binanggit doon sa Matthew chapter 22 na tumingala sa Panginoon sa Kristo. Sinasabi, niligtas niya ang marami sa sarili niya. Hindi niya kayang iligtas. Di ba yung salitang yun ay pang-iinsulto? Yung salitang yun ay panlalait? Ang salitang yun ay taunt. And then, in verse 13, anong sabi sa verse 13? Sa akin, ang kanilang bibig ay binuksan nila ng maluwang gaya ng sumasakmal at liyong umuungal. Alam nyo, yung leon, napakaraming symbolism niyan sa Bible, no? Si Jesus Christ nga, tinawag siyang Lion of Judah. So maraming symbolism yan. But during the time of David, pag sinabing roaring lion, ito po isang imagery of a wicked ruler. Wicked ruler. Proverbs 28:15 says, like a roaring lion or a charging bear is a wicked ruler over a poor people. So, pag sinabing roaring lion, a wicked ruler. So, sino ba ang gumana? Sino ba ang nagpa-implement nito ng pangyayaring ito sa Panginoon sa Kristo? Si Herod, si Pilate, mga ruler, wicked ruler. No? And of course, pagdating sa New Testament, alam natin, the ultimate wicked ruler is none other than the devil himself. And then, in verses 14 to 15, we can see here the physical agonies of the Lord foreseen by David before it actually happens. Verses 14 to 15. Sabi, ako'y ibinubuhos na parang tubig at lahat ng aking mga buto ay nakakalas sa pagkakabit. Ang aking puso ay parang pagkit. Ito'y natutunaw sa loob ng aking dibdib. Ang aking kalakasan ay natuyo na parang basag na banga. At ang aking dila ay dumidikit sa aking ngalangala. Sa alabok ng kamatayan ako'y iyong inihihiga. Ano ba yung mga salitang yan? Yan ay mga salita ng pagpapahayag ng kanyang physical agony. Physical pain. His bones were all out of joint. The glorious physique was broken and he suffered a raging fierce beneath the blazing sun. Di ba? Sabi ng Panginoon, ako'y nauuhaw sa tindi ng sikat ng araw. Pagkatapos, nakita niya rito ang mga hintil, specifically the Roman soldiers, doing the brutal punishment in the body of Christ. Sila yung mga tinawag ni David dito sa verse 16 na, oo,
ang mga aso ay nakapaligid sa akin. Pinaliligiran ako ng isang pangkat na gumagawa ng masama. Binubutasan nila ang aking kamay at mga paa. Sino to? Alam niyo, yung Gentiles, ang tingin ng mga Hudyo nung araw dyan, mga aso. And particularly at this point, ang tinatawag niyang mga aso rito na bumutas ng kanyang kamay at paa ay mga Roman soldiers. Isipin natin yan, mga kapatid, di ba? Pagkatapos sa verse 18, tinan mo, totoo nangyari ito, di ba? Verse 18, kanilang pinaghatian ang aking mga kasuotan at para sa aking damit sila'y nagsapalaran. Tama ba? Pinuha ng yung balabal at doon, nagsugal sila. Nag-cast ng lots. Yan. No, marami pa akong pwede sabihin, kulang na yung oras natin. Let's go to number two, the courage of dependence. Paano natagalan ng Panginoong Hesukristo ang lahat ng ito? Tatlong bagay. Unang-una, by rehearsing God's past faithfulness. Pangalawa, by recalling God's preserving grace. Pangatlo, by requesting God's possible intervention. First of all, by rehearsing God's past faithfulness. Katulad ng sinabi ko, ito yung structure ng Psalms 22. I-describe muna yung suffering pagkatapos papakita yung bakit niya naharap ng may katatagan. Tapos i-describe na naman yung suffering. Tapos ipapakita na naman yung mga dahilan kung bakit naharap niya ng may katatagan. Tingnan natin, by rehearsing God's faithfulness in verse 22. Verses 3 and 5. Sabi rito, gayunman, ikaw ay banal na nakaluklok sa mga papuri ng Israel. Sa iyo ang aming mga magulang ay nagtiwala. Sila'y nagtiwala sa iyong, at iyong iniligtas. Sa iyo sila'y dumaing at nagligtas. Sila'y nagtiwala sa iyo at hindi nabigo. Ipinakita rito yung pagre-rehearse nung katapatan ng Diyos sa nakaraan. Kung paano ang mga mananampalataya at ang mga naunang mga tao ng Diyos noon ay iningatan niya sa gitna ng kanilang mga kapighatian. Yan ba? Alam niyo, maganda rin itong ilagay natin sa mga toolboxes natin. Ano? Di ba? Ewan ko, may mga toolbox ba kayo sa bahay? Doon, nandun yung mga kasangkapan yung pang-ayos. No? Ay, alam niyo, kailangan din natin ng toolboxes sa ating pong pangkaluluwa at pang-espiritual. Sa mga panahon ng problema, ano bang gagawin mo? Toolbox, prayer, di ba? Ano ba? Bible reading, asking for brethren, for fellow Christians for counseling. At isa pang toolbox na maganda, isa pang tools na ilalagay natin sa ating mga toolbox, balikan natin yung katapatan ng Diyos sa nakaraan. Balikan natin yung katapatan ng Diyos noon. Kung paano dumaan ka sa mga mabibigat na problema, pero nakaahong ka naman. Kung paano dumating ka sa kagipitan, natulungan ka naman. Kung paano meron ding mga mabibigat na mga problema na pinagdaanan, at nalagpasan mo naman. Balikan natin yung lahat ng yan. At pagkatapos, ipangaral natin sa ating sarili. No? Preach them all to our own soul, the past and unfailing faithfulness of God. Yan ang ginawa ng Panginoong Hesukristo. Binalikan niya ang kabutihan ng Diyos sa kanyang bayan. Binalikan niya ang kabutihan ng Diyos sa nakaraan. Pangalawa, recalling God's preserving grace. Verses 9 to 10. Ang sabi ron, ngunit ikaw ang kumuha sa akin mula sa bahay bata. Iningatan mo ako na ako'y nasa dibdib ng aking ina. Sa iyo ako'y inilagak mula sa aking pagluwal at mula nang ako'y ipagbuntis ng aking ina, ang Diyos ko'y ikaw. Now, sa mata ni David, nakita niya kung paano marahil ay nirecall ng Panginoong Hesukristo kung paano iningatan siya mula pa sa bahay bata ng kanyang ina. Maring doon pa lamang doon sa sinapupunan ni Maria. Alam natin kung anong kwento, di ba? Noong ang Panginoong Hesukristo ay ipagbuntis ni Mary, maraming naging problema. Nung kagampan na si Maria, ipapanganak na siya, walang magpatuloy sa kanila na pwedeng doon ay manganak siya. Kaya ipinanganak si Kristo sa isang pasabsaban.
Pagkatapos andyan si Herod, no? Na hinahunting siya. Hinahunting siya sapagkat kinakailangan patayin siya sapagkat nakita niya na mukhang ito yung threat sa aking trono. At alam din natin kung paano ang mga magulang ni magulang ni Jesus tumakas patungo ng Ehipto nung panahon na yon para tumakas sa panganib. Pero sa lahat ng yan, ang Diyos ang kanyang kamay ay naroon. In my own opinion, brethren, ito sarili ko lang naman ito, para sa akin, ang mga totoong mananampalataya lamang ang meron talagang karapatang mag-celebrate ng birthday. Now, akin lang naman yun. Bakit? Kasi ano ba significance ng birthday kung hindi mo rin makikilala si Jesus? Di ba? Anong significance ng ikaw ay ipinanganak dito sa mundong ito, nag-enjoy kayo at sineselebrate mo. Later on, hindi mo nakilala si Kristo. Tutungo ka sa kapahamakang walang hanggan. At dito ko nakikita, no? Na bakit iningatan ng Panginoon ang aking pagkatao sa sinapupunan pa lamang ng aking ina nung ako'y ipananganak? Ba't walang nangyari sa akin? Ba't walang nangyari sa inyo ng mga Christian dito? Ba't hindi kayo namatay nung ipinanganak kayo nung magulang ninyo? Maraming nangyayaring ganyan, di ba? Bakit hindi nung kayo mga bata na malilikot pa, walang na, maaaring nadapa kayo, na disgrasya, pero buhay kayo hanggang ngayon. Dahil ang dahilan, makikilala mo si Jesus. Maririnig mo yung Ebanghelyo. At palagay ko, mga kapatid, yan ay isang testimony na hindi interior. Di ba? Eh kasi, madalas, tingin natin yung mga testimony na spectacular, yun ang talagang matindi. Ano, lumaki ako sa isang church na every Sunday may nagtitestimony sa amin. At madalas doon sa mga testimony, every Sunday yan ha, every worship service, mayroon dalawa hanggang tatlo na nagtitestimony. No, sa morning and afternoon, sa evening service, no, sa vesper service. At madalas na mula nung ako'y umatin sa church na yon, eh naririnig ko yung mga patotoo. Dati akong lasinggero, binago ng Panginoon. Dati akong mapon, binago ako ng Panginoon. Dati akong masamang tao, nakikipag-away. Ano naririnig ko. Ta, minsan naisip ko, wala naman akong ganong klase ng karanasan. No? Walang spectacular yung testimony ko. Hindi ko nga natutunan manigarilyo eh. Mula nung pagkabago, kahit na nung bata pa, hindi ko natutunan lahat yan. Anong sasabihin kong patotoo? Ito ang patotoo, mga kapatid. Iningatan ako ng Panginoon. Hindi niya hinayaan may mangyari sa akin mula sa sinapupunan ng aking ina. Dahil may plano ang Diyos na along the way, makikilala ko siya at maiintindihan ko ang Ebanghelyo. Makakakilala ako sa Kanya. Ha? Sabagat kung hindi nangyari yun, ano nangyari? Ba? Ang Panginoon sa Kristo, sa sinapupunan ni Maria, maraming pinagdaan ng problema. Pero iningatan siya dahil may mangyayaring pagtubos na tutuparin niya sa takdang panahon. The same also is true with us, brethren. No, now I see the significance that God preserved me in my mother's womb until now. Because along the way, I would be hearing the gospel and I will be saved. And that is not an inferior testimony. It is actually a wonderful one. No? So, yung iba sa atin, maaaring hindi naman dumaan sa mga kung matitinding kalokohan. Pero, hindi ba naisip yun? Bakit hindi walang nangyari sa inyo? At ngayon, makakilala kayo sa Panginoon. Di ba? Kasi may plano siya. Ikatlo at kahuli, requesting God's possible intervention, verses 19 to 21. Verses 19 to 21. Ang sabi rito, ngunit ikaw, O Panginoon, huwag kang lumayo, o ikaw na aking saklolo, magmadali kang tulungan ako. Mula sa tabak, kaluluwa ko'y iligtas mo. Ang aking buhay mula sa kapangyarihan ng aso, mula sa bibig ng leon, ako'y iyong iligtas. Sagutin mo ako mula sa mga sungay ng torong maila. Alam niyo, mayroong mga, tawagin hyper-Calvinist, na, sa panahon natin ngayon, na naniniwala na hindi daw appropriate na ipanalangin na yung sufferings mawala. No, dapat passive ka lang. You have to surrender yourself to pain. No?
It is a theology that almost collapses into the idea that suffering is a good thing intrinsically, and that it would be ungodly to pray for its removal. Pero, hindi ako naniniwala dyan, no? Kasi, suffering in itself is not good. Bakit ba tayo may sufferings? Bahagi yan ng kasalanan. Konsekwensya ng kasalanan. Diba? At, it is possible to humbly submit to the sovereignty of God while asking at the same time to be delivered from the trials that He has ordained. Wala pong masama roon. Walang komplikasyon doon. Na magpasakop tayo doon sa kalooban ng Diyos, sa sovereignty ng Diyos, and at the same time, manalangin tayo, Panginoon, tulungan mo ko. Sana makalagpas ako rito? Sana mawala ito? Di ba? Tama ba yun, mga kapatid? Eh, di ba si Jesus Christ, ganun din ang nangyari sa kanya doon sa Gethsemane? Sabi niya, sa Panginoong, sa Ama, if it is possible, let this cup pass from me. Yet not what I will, but your will be done. So, hindi masama. Yan ang ginawa rito ng Panginoon. Na thinking, requesting the possibility of God's intervention. And it helps him to face the struggle, the pain of the cross. And alam ko, iba-iba rin yung mga nararanasan natin sa buhay. Hindi. Minsan may time na siguro, parang ang tingin mo, parang hirap naman ipag-pray na gumaling, no? O ipag-pray na ganito. Pero alam mo, basta may ipag-pray. Oh. Kasi ang Panginoon naman, wala namang imposible sa Kanya. Pray natin, tulungan tayo ng Panginoon. Pero tanggapin din natin kung ano yung kalooban niya. So hindi po contradiction yung bagay na yan. Now, in closing, in describing these things, don't be tempted to pity the man on the cross. Huwag tayong matukso na maawa sa Panginoon sa Kristo. Kawawa naman siya. Yan kasi minsan na pinuportray, kawawa naman ang Panginoon doon sa nangyari doon sa cross. Huwag yun ang maging lagyan laman ng isip natin. No? Tingnan natin ang lahat ng ito sa paningin ng Panginoon sa Kristo na naghirap. Kaya niya ginawa ito dahil kawawa tayo kung hindi niya gagawin niya. Tama ba? Kawawa ka, kawawa ako kung hindi yan mararanasan ang lahat ng yan. Kaya nga, ang tamang paraan sa pagtingin sa cross ay pagbulay-bulayan ang kahalagahan nito at ang pakinabang nito at ang kabuluhan nito sa buhay mo. At sana makita mo na ito'y totoo ang lahat ng kahulugan at kabuluhan nito sa iyo. At matanggap mo ito sa daan ng pananampalataya mismo sa kanya. Tayo na. Maraming pong salamat sa iyo, Panginoon, sa mga salita mong aming napagbulay-bulayan ninyo. Sana'y ang lahat ng ito ay totoong nagkaroon ng uwang at kabuluhan sa amin ngayon pong hapong ito. Sulat mo ito sa aming mga puso. Ito ang aming dalangin sa ngalan ni Jesus. Amen.